alat at malugod, ang sa Diyos ay may takot. Sa utos niya'y sumusunod, siya'y hindi magdarahong. San Jose ba tawa, Alleluia. San Jose mang gagawa, papuri sa Diyos. San Jose mang gagawa, Alleluia. San Jose mang gagawa, papuri sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo po ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa tanang umiiral at ang nagtakda sa batas ng paggawa para sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose na maganap namin ang mga gawain inyong iniatas at makamtanawin ang gantimpala na iyong ipinangako sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang duntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari.
pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi, sumapit ang umaga. Ito ang ika-anim na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroon. Sa loob ng anim na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito. At siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinangi, sapagkat sa araw na ito, siya'y magpapahinga matapos likhain ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang. Hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Iyong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay parabang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang isaglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba poon? Titiisin niya ring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan. Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Kung umagay, ipadama iyong wagas mong pag-ibig at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain. At sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Manunubos naming mahal, salamat sa iyo, manubay, at paglinga araw-araw. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki?
At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kahit sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ginugunita po natin ngayon si San Jose bilang isang manggagawa. Nagbibigay pugay din po tayo sa lahat ng manggagawa. Binibigyang dangal ni San Jose ang paggawa. Bahagi na po ito ng batayan nating bokasyon at pagkakakilanlan. Nasa puso po ito ng ating dignidad bilang tao. Mabuti po ang paggawa. Banal. Pero hindi madali at hindi rin parusa sa kasalanan. Muli itong pinabanal ng mahal na po ang Jesus Nazareno nang siya mismo ay nagtrabaho kasama ng ama niyang si San Jose. Kaya maging sa pagtatrabaho, maaari po nating makasalamuha ang Diyos. Ang pagtatrabaho ay daan para sa ninanais ng Diyos na malalimang pakikipag-ugnayan sa Kanya. Hindi lang ang pag-upo at pamamahinga sa Kanyang presensya. Nananalangin tayo para mapakinggan siya ng husto. Pero nagtatrabaho tayo para makaniig siya ng husto. Sa Kanya tayo nakatungtong bilang tao. Sa Kanya rin nakatungtong ang ating pagtatrabaho. Ang paggawa gaya ng pagdarasal ay natatanging mga pamamaraan para makilala natin ang Diyos. Dahil pag nagtatrabaho po tayo, ginagawa natin ito ng katuwang ni Kristo. Siya na nauna ng tumuwang kay San Jose. Alam niya kung paano magpatulo ng pawis at magpakapagod. Pinaghirapan niya ang kanilang ikabubuhay. Kung paano rin namang pinagsumikapan ng lahat ng manggagawa ang kanilang kakainin at ipapakain sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdalangin, bitbitin natin lahat ng mga manggagawa, lalo na ang mga kilala natin. Idalangin natin sila na ituring ng patas ng kanilang mga pinagtatrabahuhan. Ibigay ang nararapat at makatarungan sa kanila at huwag silang abusuhin. Ihandog din natin sa dambana ng mahal na pong Jesus Nazareno ang kapakanan ng lahat ng nakakaranas ng pang-aapi at pambubusabos ng kanilang mga amo, lalo na ang mga OFW'ng nagtitiis ng ganito alang-alang sa kanilang pamilya. Mamagitan nawa sila't ipag-adya. Ipamagitan nawa sila at ipag-adya ng dakilang si San Jose, ang tanging may titulo na manggagawa. Mahal na pong Jesus Nazareno, kalingain niyo po't itaguyod ang kapakanan ng uring manggagawa. Pagsitayo na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo sa Diyos sa pamamagitan na rin ni San Jose para sa lahat ng ating mga pangangailangan. Sa bawat pagdalangin ang atin pong itutugon, paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang simbahan naway magpatuloy sa pagpapahayag ng mga kahalagahan ng katarungan bilang susi ating kapayapaan. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga pinuno ng pamahalaan at mga ekonomista naway magsikap para sa makatarungang pamamahagi ng mga yaman at magtaguyod ng dangal ng lahat ng tao, manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga negosyante naway gamitin ang kanilang mga kabuhayang interes para sa paglilingkod sa lahat, manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga dukha at mga walang hanap buhay naway makatagpo ng marangal na paraan ng ikabubuhay, manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga yumaong naghirap sa gagpaggawa noong sila ay nabubuhay parito sa lupa, naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay, manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ama ng aming manunubos, sa pagsasama ng aming mga panalangin at sa pamamagitan ni San Jose, tulungan niyo po kaming itaguyod at isulong ang kapakanan ng mga manggagawa. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak na tinapay, handog ng pagkapuhay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahai kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang pinagmumula ng lahat ng kagandahang loob. Tunghayan mo ang aming mga alay na inihahain ngayong si San Jose ay aming ginugunita. Para mo nang awang pagbigyan ang aming kahilingang kami naway itaguyod at tulungan ng mga handog na aming iniaalay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ginugunita namin si San Jose, niloob mong magpakasal kay Mariyang Birheng Mahal, si San Joseng maaasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila si San Jose naghanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng lahat ng obispo't kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Sinasalubong tayo.
kayo. Ipinabalik ang ating amal, tinutulungan tayong bumangon at magagala. Lingkod na maasahan, mapagkakatiwalaan, gantimpalay iyong kamtan sa luha't sa kagalakan ang buong pinaglingkuran ang aking biyaya sa pata sa inyo dahil ang aking kapangyarihan ay lubos na maipamalas sa inyong kainan. Lingkod na maasahan, mapagkakatiwalaan, gantimpalay iyong kamtan sa luha't sa kagalakan ang buong pinaglingkuran. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating ng May 2, 2024 Huwebes. Bukas na po ito sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wisikan pong lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay tumanggap nawang lubusan ng bungang walang maliw na kapayapaan sa pagtataglay namin ang katibayan ng iyong pag-ibig sa aming kalooban ayon sa halimbawa ni San Jose at sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krusang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga idinadalangin, pinasasalamatan at pinagsusumikapan sa araw-araw
pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan, matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarih at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa. Sa paglalakbay po natin sa buhay araw-araw, lumakad tayo sa liwanag, kapayapaan at pag-asa ng ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.